Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bigating laban bukas, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So naganap na nga po ang official and final weigh-in kanina ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue at ng former world champion na si TJ Duhenny. Tumimbang ng saktong 122 pounds si Inoue habang si Duhenny naman ay 121.5 pounds. At dahil parehong pasok ang kanilang mga timbang sa 122 pound limit ng super bantamweight division, kaya naman tuloy na ang kanilang undisputed showdown bukas sa baluarte ni Inoue sa bansang Japan. Sa final face-off ng dalawa ay walang angasan na nangyari, kung saan nagpakita ang dalawang fighters ng mataas na respeto sa isa't isa. Pero ganun pa man nga po ay kung si Inoue ay sinabing hindi niya umano minamaliit si Duhenny, gawa ng aminado umano siya na magiging mahirap na laban ito para sa kanya, ay kabaliktaran naman nga po para kay Duhenny dahil umaapaw talaga ang kumpiyansa nito na gugulatin niya ang mundo ng boxing bukas. Nagbanta po kasi si Duhenny na isang suntok lang daw ang kakailanganin niya para talunin si Inoue. Kumbaga mga idol ay ang gustong palabasin ni Duhenny ay isang solido at malinis na suntok lang ang kailangan niyang maipatama upang tapusin ang binansagang halimaw ng Japan. Bagay naman na pinagtawanan lamang ng madaming boxing fans. Kumbinsido po kasi ang karamihan na mapapasama lang si Duhenny sa listahan ng mga boksingero na siyang tinagapang ni Inoue sa ibabaw ng lona. Bukod dyan ay sinabi din ni Duhenny na sa palagay niya umano ay isang malaking hamon umano siya para kay Inoue dahil kakaibang fighter umano siya kumpara sa mga nakalipas na kalaban ni Inoue. Lalo pat ang huling dalawang tinalo daw ni Inoue via knockout na sila former Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales at former 2 Division World Champion Luis Neri ay pareho umanong mga bantamweight fighter at hindi naman daw mga ito totoong super bantamweight. Pero siya daw kasi ay talagang lehitimong super bantamweight boxer. Dagdag pa ni Duhenny na nasa 100% perfect condition na siya. Kaya naman ang kailangan niya na lang daw gawin ngayon ay sundin ng maigi ang ginawa nilang game plan. At kapag nagawa niya daw ito tapos na natili siyang disiplinado, ay malaki daw talaga ang tsansa na maiuwi niya ang mga titulo bukas. Sa kabilang banda naman mga idol ay mahigit isang dekada na nga po ang nakakalipas magmula nang mangyari ang isa sa pinaka-controversial na desisyon sa buong kasaysayan ng boxing, kung saan nakuha ni Timothy Bradley ang panalo kontra sa ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Subalit muli nga pong nabuhay ang usapin na ito matapos sabihin ni Bradley sa kanyang latest interview na sa katunayan umano ay hanggang ngayon ay naniniwala pa din daw talaga siya na tinalo niya talaga ang nag-iisang 8 Division World Champion ng boxing. Bumanat po si Bradley na wala daw siyang pakialam sa kahit ano pa ang sabihin ng mga tao. Basta alam niya daw talaga sa kanyang sarili na siya talaga ang totoong nagtagumpay sa laban at natama ang naging desisyon ng mga hurado na ibinigay sa kanya ang panalo. Kaya naman kayo na lang po ang humusga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.